Okay, science and TLE o HELE o Home Economics Blog. So, ito, ang English pala ng dilis is anchovies. Hindi ko alam to doon sa mga kakilala kong HRM o Hospitality Management graduate. Baka hindi ko alam kasi to. So, for blog purposes lang, disclaimer again, okay? Ito pala dilis is tinatawag na anchovy sa English. So, ang scientific name nito is Engrolis mordax. So, ito yung tinatawag na forage fish or prey fish. Ito yung kinakain ng maliliit na isda. Ito yung nagiging prey ng malalaking isda, yung dilis. Okay? Ang sarapan naman ito, lalo na yung pirito. Kahit may gout ako, kung may gamot lang ako dyan, kakainin ko talaga para lang masarap ang pagkain. So, kasi naging curious lang ako doon sa kilawin na dilis. Kasi, usually, pulutan dito sa amin. Kahit nung bata ako, nakikita ako mga nagiinuman. Mga tsuhin, tatay ko, lolo ko, yan ang pinupulutan. And even when sinang or my lola is still alive, yan yung niluluto niya at minsan inuulam pa niya. So, naging curious lang ako dyan. So, trivia sa atin yan, dilis or anchovies. Kay G, ayan, baka alam mo kasi HRM to at mahilig to siguro sa kilawin. Ay, nako. Hindi ko alam to. So, disclaimer, for vlog purposes lang. So, yun lang po.